Ito ang mga dapat na laman ng isang go bag para sa mga bata. Napaka-importante na yung ating tubig at pagkain. Yan din ang prioridad natin, no, sa ating mga survival items. So, maaaring meron tayong mga maliliit na bottled water, no, na later on ilalagay natin sa ating maliit na bag. Ang mga pagkain para sa mga bata, no, maaring yung simpleng pagkain, mga crackers, sweets at chocolate, no, dahil ang mga tsokolate at mga candy ay good source of sugar, specifically kailangan yan for energy ng mga kabataan. Ang dalawang importanteng survival tools na dapat meron sa kanilang mga go bag ay yung ating pito. Yung pito ay napaka-importanting signaling device, no? Lalong-lalo na kapag sa pagkakataon na maaaring na-trap o naiwan at nangangailangan ng rescue. Sa pagpito natin, we will alert others at yung mga rescuer na nasa labas na tayo ay nangangailangan ng tulong, no? Isama na natin dyan yung pagkakaroon ng flashlight na maaari magamit natin kapag nawala ng ilaw, at makagamit din to as a signaling device. Maaaring meron din tayong first aid supplies para sa mga minor scratches and wounds. Napaka-importante rin, meron tayong mga hygiene items. Ang isang maaari natin ma-recommend ay ang pagkakaroon ng maliit na wet wipes. Kung hindi man makaligo, kailangan nating maglinis ang ating pangangatawan. Ang wet wipes ay isa sa mga useful na hygiene item na pwede natin ilagay sa ating go bag. At one set of change of clothes ng bata, kasama dyan yung mga pwede nating items na para maging abala yung ating mga kabataan. Maaring ito ay isang coloring book, maaring ito ay isang laruan, at pero iwasan natin dito na maglagay ng mga electronics na gadgets na maaring dependent sa baterya, dahil kapag ito ay nawala ng baterya, ito pa ay siguro cause ng pag-alboroto ng bata, no? Panghuli, at napaka-importante, dapat meron ditong identification ang bata, ang kanyang ID, at sa kanyang ID ang kanyang pangalan, at dagdag dito at isang importanteng informasyon, yung contact number ng kanyang magulang o ng kanyang guardian. Kung ito man ay mawalay sa kanyang mga guardians o magulang, ay merong paraan para ito ay ma-reunite at ma-contact using the emergency contact information na nilagay natin sa ating mga ID. So lahat ng items na mga ito ay maaari nating isilid sa maliit na backpack na tama lang na mabit-bit nung bata, no? Ito dapat ay angkop dun sa kanyang pangangatawan at sa kanyang edad, of course. So lahat ng items na ito ay maaaring ilagay natin sa loob ng ating go bag. Yung pinaka-importante na pito ay maaari na doon sa outer na pouch para madaling kunin. Ating first aid supplies, hygiene supplies, yung kanyang extra set of clothes, at maybe yung kanyang form of identification na ilagay din natin dun sa isang portion ng bag na madali siyang makita, just in case kailangan ng information. So, ito ang go bag para sa ating mga kabataan. Dapat tama lang ang kanyang laki at ang kanyang bigat, so as not to siguro ma-restrict din yung emergency evacuation ng ating mga kabataan.
Bye.